Psalm 66, verse 20. Blessed be God, which hath not turned away my prayer, nor his mercy from me. Philippians 4, verses 6 to 7. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Verse 7. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Psalm 32, verse 1. Blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. God, who dwells in courts of praises, angels song your rightful due. Still you stoop to hear us sin, bring our broken heart to you. Hear our cry for full forgiveness, offer us in cleansing grace. God, who hears your children's voices, this our prayer we raise. God, who fortifies the mountains, soaring high above the land. God, who stills the raging waters till they gently brush the sand. Hear our cry for strength, for stillness in the tumult of our days. God, who hears your children's voices, surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Magandang gabi po sa ating lahat. Lubos po akong nagagalak na makita po kayong lahat na nandito. Salamat po sa pagdalo ninyo sa ating 43rd Church Anniversary Service. As you all know po, we haven't been able to have our normal face-to-face services, and dahil po yun sa pandemic.
Pero natutuwa po ako na nandito kayo to celebrate the Lord's faithfulness to this church for 43 long years. Kahit sa mga hirap po na pinagdaanan o pinagdadaanan natin, sa kabila ng mga panahon na hindi tayo naging faithful sa Kanya, nandyan pa din po ang Panginoon na lagi nating kaagapay. Kaya nga, nararapat talaga na alalahanin at pasalamatan natin ngayon ang Kanyang kabutihan at katapatan sa ating simbahan. God is good, and God's people say, Amen! I'm so very proud of you, David. Sinunod mo ang kagustuhan ng Panginoon. At ngayon, kita mo naman ang bunga ng iyong pinaghirapan. Salamat, mahal. Alam mo, alam naman natin na ang simbahang ito ay hindi lalago kung di dahil sa biyaya ng Diyos. Natutuwa nga ako na nung tinawag ako na maging pastor ay hindi ka nagdalawang isip na suportahan ako. At sa loob ng 5 taon na naitalaga ako bilang pastor ng simbahang ito, nandyan ka lagi sa aking tabi. You've been such an encouragement para sa akin. Ay, sayang nga lang, no? Di nakapunta si Papa. Para makita sana niya na nagpapatuloy pa rin yung sinimulan niya noong gawain 43 years ago. Oo nga eh. Hindi man natin alam kung bakit niloob ng Diyos na ma-cancel ang flight niya papunta dito galing Cebu. Alam naman natin na lahat na nangyayari sa atin ay ayon sa kalooban niya. At higit sa lahat, may purpose lahat ng yon. Sarap ng pizza na to. Ang ganda ng service, no? Hindi pa rin ako makapaniwala na it's been 43 years since the church was founded. That's true, ma'am. At saka nakakatuwa nga po, ang dami pa rin nating members who've been there since the start. Biruin nyo nga po, andun na po sila bago pa po pinahanap. Oo nga, no? The choir also did a good job. Ibang ganyan ang pagkanta nila, Dad? Siyempre naman. Lagi naman, anak eh. Pero alam mo, the whole program and the lunch banquet afterwards, it wouldn't have gone smoothly kung hindi dahil sa mommy mo. Ay naku, ang galing mo talaga mambola. Hindi naman ako nang bobola. Totoo naman yung sinasabi ko, di ba? Sige na nga. Thanks a lot sa compliment, dear. You're welcome, love. Okay, please stop. Too much sweetness is not good for my health. Anyway, kidding aside, that's right, ma'am. You really did a good job. Tsaka yung napili nyo ang caterer, sobrang sarap ng pagkain. Oo nga. Makita ko nga nakailang balik ka sa buffet tables eh. Sabi ko nga. Pero, let's not forget na ang lahat ng ito ay hindi mangyayari kung wala ang Diyos. Tama yung sinabi ng mami mo, nak. This is one of the best anniversary services that we have ever had. At syempre, dahil yun sa biyaya ng Panginoon na dapat nating pasalamatan. Yup, and I can't wait for next year's anniversary. Uy, ano yun? Andol? Oo nga, Dad, ang lakas! Alex, dito kayo sa ilalim! Baka mabagsakan kayo! Ma'am, Dad, nakakatakot po! Don't worry, anak. God will protect us. Halika, mag-pray tayo. Uy, sino kaya? Aga-aga eh. Kamusta kayo? Medyo malakas din yung tumamang lindol sa atin kagabi, no? Oo nga po, Pastor. Buti na lang nasa parents ko ngayon si Sandra, kaya medyo hindi po ako kabado sa kanyang kalagayan ngayon. Oh, Mary! Napadaan ka! Kamusta ang bahay niyo? Kamusta kayo? Kami nga dito, ang dami naming gamit na nabasag dahil bumagsaka ng lumilindol. Sa biyaya naman po ng Diyos, wala naman naging damage po yung bahay namin. Pero sa kabila pong barangay, sobrang dami pong damage. Pati mga bahay, bumagsak, mga streets, they're heavily damaged.
Ganun ba? Eh, buti nga dito hindi naman ganun eh. Pero may mga kapatiran nga tayo na nagsabi sa amin tungkol sa nangyari sa mga bahay nila. Papunta pa nga lang kami, pero bigla kang napadaan. Eh, Pastor, kaya po ako pumunta dito kasi po, di ba po, malapit po kami sa church. Mm. At pagkatapos po nung nag-earthquake, medyo sinilip ko po yung church natin, pero at yun po, nakita ko po na medyo malaki po yung damage kasi may nag-collapse po na wall. Ha? Huh? Talaga? Opo eh. At ang dami pong mga gamit sa loob na nabagsakan at nasira. Oh no. So, hindi muna natin magagamit yung church building para sa services natin? Mukhang ganun na nga, Pastor. Pero marami pa po tayong kailangan ayusin. Pero pwede po siguro, naisip ko po na mag-service po muna kayo sa garahe namin since malaki naman po at magkakasya po tayo doon. Ganun ba? Salamat sa offer niyo ng lugar niyo. Wala pong anuman, Pastor. Hindi na din po muna ako magtatagal kasi dadalhan ko po ng pagkain sila Sister Perla. Nasira daw po ang dining room at kitchen nila kasi bumagsak po yung bubong nila. Salamat talaga sa ministry niyo, ha? Oo, Mary, maraming salamat. Kami naman ni Wendy, pupunta muna kami kila Brother Harry. Kanina kasi nag-text siya, medyo marami din daw mga gamit na nasira sa bahay nila. Tsaka siguro pag uwi namin, dadaan na din muna kami sa church para makita yung kalagayan doon. Ah, Pastor Hill! I hope I'm not interrupting. Hello po, sino po kayo? Ah, where are my manners? Jamie Davis at your service. Hello po, nice to meet you po. Ano po ang mapaglilingkod ko sa inyo? Actually, ako nga may matutulong sa inyo. Ano pong ibig niyong sabihin? Well, napansin ko po kasi na medyo, hindi medyo, napakalaki ng naging damage ng lindol sa building na ito. At base po sa pagkakaalam ko, ang maintenance ng building na ito ay depende lamang sa donations ng mga members nyo. Actually po, ilang linggo ko na nga rin inoobserbahan ng mga members nyo at pasensya ka na ha, mawalang galang na po. Pero base po sa obserbasyon ko eh, karamihan sa members nyo, hindi naman mayayaman. Pero... kaya ako lang naman nasabi yun eh, naisip ko na medyo malaking pera ang kakailanganin para mapaayos ang naging damage ng earthquake at para mapalitan ng mga gamit na nasira sa building nyo. Alam ko din naman na marami sa mga members nyo ay may kanya-kanyang bahay na kailangan din ayusin muna na kinakailangan ipagawa nila. Kaya nga po naisip ko, pwede ko kayong matulungan. Talaga po ba? Siguro po, kayo yung pinadala ng Diyos para tulungan kami na mapaayos itong building. Hindi! Hindi yan ang ibig ko sabihin, hindi yan ang pinunta ko dito. Sa totoo lang po, hindi ako naniniwala sa mga relihiyon na yan. Eh, ano po yung situlong na sinasabi niyo? I'm offering to buy this land! Teka lang po ah, mawalang galang na po, Mr. Davis, pero hindi po namin ipinagbebenta ang lupang ito at wala po kaming balak na ipagbenta itong building na ito. Ito po ay ipinagawa para lamang sa gawain ng Panginoon. Let me be frank. Medyo matagal-tagal pa bago kayo makabangon ulit. Bakit kailangan kayong mamoblema sa pag-iipon ng perang panggastos para sa building na ito? Isipin nyo na lang, no? Kapag ibinenta nyo sa akin ng lupa, ako na ang bahalang magpapagawa nitong building ayon sa kagustuhan ko. In fact, plano ko pa ngang ipatibag itong building na ito eh, para makapagpatayo ko ng isang eskwelahan. Eh, Mr. Davis, kapag binenta po namin itong lupa, mawalan po kami ng lugar upang magtipon-tipon. Problema ko ba naman yun? Po? Ay, hindi. Ang ibig kong sabihin eh, mabuti pa siguro, umupa na lang kayo sa isang lugar na meron ng maayos na building. Anyway, sa mabuting purpose ko din naman, gagamitin ang lupa nito. Kung gusto nyo,
Ibigyan ko ng discount ang anak mo kapag dito siya nag-aral sa eskwela na ito. Sige na nga. Pati na rin ang lahat ng members nyo, bibigyan ko rin ng discount. Mr. Davis. At magdo-donate din ako ng kaunting halaga para pag nakahanap na kayo ng ibang lugar na maupahan nyo. Mr. Davis, salamat po sa generous na offer nyo. Pero kaya nga po nang sabi ko kanina, ang lupa pong ito ay talagang nakalaan para sa gawain ng Panginoon. Eh kung gayon naman pala eh, eh bakit hinayaan ng Diyos mo na ma-damage ang lindol ng building na ito gayong alam niya? Eh wala naman pala kayong pera para ayusin ito. Mr. Davis, lahat po ng bagay ay kontrolado ng Diyos. At lahat po ng ito ay nangyayari dahil may purpose siya para sa kanyang mga anak. Well, you are entitled to your own opinion, pero ang sa akin lang, ang aking offer, ang pinakamadaling solusyon sa problema mo. Mr. Davis, hindi po yung pinakamadaling solusyon, yung tamang solusyon sa lahat ng problema. Minsan po, at ang pinakamahalaga, ay yung solusyon kung saan nakaayon ang kagustuhan ng Panginoon. Bakit hindi po kayo pumunta sa church service namin sa Sunday? I'm sure po, pag naka-attend po kayo doon, maintindihan niyo po ako kung bakit ko po tinatanggihan yung offer niyo. Ay, nako. Wala akong panahon sa mga ganyan. Masyado akong busy sa aking mga business. Mr. Davis, mas mahalaga po ang inyong kaluluwa kaysa sa yaman na makukuha niyo sa business niyo. Sabi nga po ng ating Panginoong Jesus, "What shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul?" Eh bakit ba napunta sa kaluluwa ko ang pag-uusap natin? Pero para sa iyong kalaman, no? Mabuti naman akong tao eh. Nagbibigay din ako ng pera sa simbahan. Siguro naman ay okay na 'yon para hindi ko ma-lose ang aking kaluluwa. Mr. Davis, hindi po ang mabuting gawa o kahit anong yaman niyo pa po ang makakapagligtas sa inyong kaluluwa. Sabi po sa Bible na, "But we are all as unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags." Kasi po, Mr. Davis, lahat po tayo, maging ako na pastor, ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At iisa lang po, Mr. Davis, ang makakapaglapit sa atin sa Panginoon. At yun po ay si Jesus. Sabi nga po ni Jesus na, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." Sige na nga. Kaya nga na sinabi ko kanina, you are entitled to your own opinion. Eh, Mr. Davis, hindi ko po opinion yung mga bagay na to na aking nasabi. Lahat ng ito po ay makikita natin sa salita ng Diyos. At dahil Diyos siya, ang kanyang salita po ay totoo at tiyak. Oh, nako. Late na ako. Well, I have to go na, no? Marami pa akong appointment, no? Ngayon, ganito na lang, no? Pag-isipan nyo yung offer ko, no? Babalikan ko kayo after a few days. Ay, tagal naman yung mag-iin ako. Miss na miss ko na sila, eh. Tawagan ko nga. Hello? Hello? Dad? Oh, anak. Oh. Anak, kamusta kayo? Pauwi na ba kayo? Miss na miss ko na kayo eh. Teka lang, medyo choppy po yung line. Sabi ko, miss ko na kayo. Pauwi ka na ba? Hello, anak. Wala na kayo. Hello? Oh, anak. Dad, sorry po. Medyo ginagabi na po kasi medyo traffic, pero on the way na po. Okay, good. Anyway, kamusta ang Bible count? Nag-enjoy ka ba? Opo, Dad. Ang saya nga po. That's good to know, anak. Hon, nasa may Marcos Highway na kami. When we arrive home... Mama, chat! Hello, anak. Hello? Lord, ano po nangyari sa mag-ina ko?
mangyari pa to? Bakit ba kinuha niya pa? Bakit kinuha niyo pa po siya? I thought you were all powerful. If that is true, bakit hindi nag-survive si Mami? Di ba mabuti naman siyang Kristiyano? Bakit ba na yung driver na bumangga pa sa amin ang kinuha niyo po? Hindi ko na po talaga maintindihan. Oh, anak, uwi ka lang ba? Di po, Dad. Namimiss ko lang po talaga si Mami. Bakit po ba siya kumuha pa ni God? Alex, at times like this, when we don't understand kung ano ang purpose ng Diyos sa kung ano mang nangyayari sa ating buhay, ang kailangan lang natin gawin ay magdasal at hanapin ang kanyang will sa salita niya. Tignan mo sa Bible mo, sa... Ay, okay. Sa... Dad? Hindi ba ito yung letter na binigay sa akin ni Mami nung nagkasakit si Sandra? Ah, oo, Mom. Naalala ko yun. Masyado kong affected nung time na yun. At si Mami mo naman, hindi nasa probinsya nung time na yan. Oo nga po eh, kaya sumulat na lang po siya sa akin kasi di pa po siya makabalik sa Maynila noon. Sige nga, basahin nga natin yung sinabi ng Mami mo noon. My dearest Alex, I wrote this letter to you since I'm not there physically to comfort you and make sure you do not doubt God kahit ano pang nangyayari sa kaibigan mo ngayon. Your dad and I have always told you to trust God even when it's hard, diba? We have told you na God works in mysterious ways, so just keep holding on to His promises, even though you don't understand what His purpose is. But I know it's hard to keep trusting when you don't see the results you're hoping for. Whenever you feel discouraged, I want you to remember Joseph, who was sold into slavery by his brethren and accused of a crime he didn't commit. I want you to remember how he still trusted God despite that because he knew God had a plan for him. Psalm 18 verse 30 says, "As for God, his way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all who trust him." When your way seems dark and drear and a future you don't know, your heart feels so empty as the tears unending flow. When your heart breaks with sorrow and a tempest fills your soul, this one thing so, Alex, always remember that God loves you no matter what. As do I, love, Mom. So, Alex, I hope na isipin mong mabuti yung sinabi ni Mami mo sa sulat niya. Ang ating Diyos ay mabuti at mahal niya tayo. Kahit anuman ang nangyayari sa atin, lahat ng ito ay nakaayon sa kanyang perfect will. Understand.
Bakit po ba nangyayari sa akin itong mga bagay na to? Una, nasira po yung church building. Tapos, hinayaan niyo ba pong mangyari yung aksidente? Lord, nasaktan na nga po si Alex eh. Tapos, kinailangan niyo pong kunin si Wendy. Lord, bakit niyo po ba ginagawa sa akin itong mga bagay na to? May nagawa po ba ako mali? I just wish that you would give me some sign na you are there. I feel like I am all alone. Dapat po ba mag-give in na lang ako sa offer ni Mr. Davis? Well, that would make things way easier than they are now, right? Lord, I don't want to doubt you, but I feel that I don't know what you want me to do. I feel like you're so far from me. Kapag nakikita ko po si Alex na nahihirapan at nalulungkot, nagpapanggap lang ako ng malakas para hindi din siya mag-doubt sa'yo. Kahit na sa kaloob-looban ko, ako din mismo ay nahihirapan at nangihina. Romans 8, verses 26 to 28. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have called according to His purpose. Lord, please hear my cry. My words lie still and lifeless as dust upon the sand. I can no longer voice one request or one demand. I can no longer cry. My lips have fallen silent. My prayer is but a sigh. Thank you.
muna. Kaya na bakit ang hinahanap? Andito ka lang pala. Baka ma... Dito pala kayo pa. Pan dyan, yung wall. Laki na, tabi niyo po. Oh, Dad. Okay ka lang ba? Oo, okay naman. Kasi parang humihiya ka na naman. Hindi. Medyo marami lang alikabok dito. I'm here kasi to see kung... Meron pa bang pwedeng maayos dito sa church building? Ay, ano pala? Gutom na po ba kayo kasi... Yung nalabrat pizza. Oo nga eh. Sarap to ah. Oo, oh, sarap yan. SNR. 80 inches. Malaki. SNR. Anyways. Buti yung nakabisita ka pa, no? I didn't know you were coming over pala. Oo nga po, Loy. Nakakamiss po kayo. Narinig mo yun pa? You really should visit us more often. Malayo kasi sa amin, ha? And I try to do that. Alam niyo na namang hindi kayo, kayong tiisin ng aking ako. Besides, I regret that I wasn't able to visit much after Wendy died. Sorry about that. I didn't mean to be insensitive enough. Alam mo pa, it's fine na. Although, it still hurts so much whenever I hear her name, pero... Ganun talaga eh. Ganun nga din po sa akin eh. Medyo masakit po isipin si Mami sometimes, but I always have to remind myself that it was really her time according to God's will. Right. Just continue to rest in the Lord and derive your strength and comfort from Him. So, David, when do you think you can start rebuilding the church? Honestly, pa? Sometimes I think it's not possible to rebuild na eh. Parang wala nang pwedeng masalvage sa mga natitirang gamit dito, and the best thing to do is just sell the whole thing. Actually nga po, mayroong tao si Mr. Davis. Yung dyan, dun banda nakatira. He's actually interested in buying this land. Teka lang po, hindi po ba siya yung ni-request niya sa church na ipag-pray po natin? I didn't know gusto niya din pala bilhin yung lupa ng church. Oo, nak, siya ngayon. And are you actually considering his offer? Well, I do own the title of the land since your lolo gave it to me to be used for the ministry. Exactly. I give it to you for the use of the ministry. Pero ngayon, it sounds to me like you're selling it. Look pa, even if maayos tong building, there's no guarantee people will come back. Hindi lang naman tayo yung naapektuhan ng lindol eh. Meron din silang sarili nilang mga tahanan na kailangan din nilang ayusin. Kaya nga, for the past few weeks, only a handful has been attending our church services. Kahit na meron po tayong isang member na pinahiram yung garahe nila para dun po tayo magtipon-tipon. Pa, parang wala namang point na maging pastor pa ako kung wala akong pinapastoran eh. And what are you saying, Dad? This! I'm trying to look at the reality of it, okay? Kakailanganin natin ng malaking pera para mapaayos lahat ng to at pera na wala tayo. Pero kung ibebenta natin tong lupa, pwede natin magamit yung pera na yun para madonate natin sa mga miyembro din natin na nangangailangan. Well, frankly, right now, I can't think of any other direction to take. Wait, Ralph. David. And then what will you do? Are you thinking about quitting the ministry? Pa, maybe it's not God's will for me to remain in this ministry. Do you really believe that? Pa, hindi ko po alam eh. It seems like God has abandoned me. Nasaan siya nung gabing nasira yung church na to? Nasaan siya nung gabing namatay yung asawa ko at muntik niya pang kunin yung anak ko sa akin? Apo ko. Nasaan siya nung gabing nananalangin ako sa kanya para humingi ng tulong? Rebuilding this church is such a difficult task pa. Siguro kakayanin ko to kung nandito pa yung asawa ko, pero kahit siya kinuha niya sa akin. What are you talking about, Dad? I'm still here, di ba? And don't forget,
You weren't the only one who lost mom that night. At the start, yes, galit na galit ako. And I kept asking myself and God, why would He allow that to happen? But then I remembered what you and mom kept telling me whenever I encountered difficulties. Diba? You remember what we read in that letter? That God always has a purpose for everything and that His way is perfect. You know, David, when your mom died, I also questioned God why He allowed that to happen. I felt so alone, restless, because of my helpmeet, my other half, was no longer by my side. It's not very easy, you know? All I could think about until I saw this verse in one of my devotions, Psalm 91 verse 2, remember this? I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Just because you feel alone? Does it mean He's not there? Forsake you. May you see God's light on the path ahead when the road you walk is dark. May you always hear, even in your po kayong dalawa eh. I am sorry for the way I was acting. I was just being so selfish and self-centered that I forgot that God has not and will never leave me. May you see God's light on the path. Never turn more.
when the shadows fall. You do not walk alone. May you always remember when the thank you, Pa, Alex, for this important reminder. Sige, kain na tayo. Sarap na. Tara, lamig na nito. Dad, ako mo naman. Bakit tinawag mo kami ni Lolo? Alam mo naman na mag-aayosan kami, diba? Kasi naman, ayoko na kayong gisingin sana kanina. Tingnan mo, ang ganda pa ng ayos ng lolo mo. Ma, ang sarap pa ng tulog niyo kanina eh. Hinintay ko na na makapag-ayos siya ng damit. Thankful ako sa conviction ng Panginoon sa'yo, David. And to continue on with this ministry no matter what happens. The message of God's love must continue to be preached. Sige na, tinungan niyo na ako dito. Well, let's restore this building. One rock at a time. Tara. Amen. By faith this mountain shall be moved, and the power of the gospel shall prevail. We know in Christ all things are possible for all who call upon his name. Oh, Pastor, welcome. And I think we're thinking the same thing. Nag-usap kami kahapon, dalawa, about ng building. Tapos naisip namin, tutulong kami na mag-collect ng mga debris para masimulan natin ang pag-rebuild. Hindi namin alam, may plan natin pala kayo pumunta today. Alam mo, salamat sa pagpunta niyo, ha. Ayoko na sanang abalahin pa kayo kasi alam ko naman na meron din kayong kanya-kanya yung tahanan na kailangan niya din kasigasuin. Ako, that may be true, Pastor. But I think it is also true that we should not be overly concerned with the things of this earth, but more so, we should be concerned with the things above. Tama! The Lord reminded me during my devotions that we, the church, should never forget the commission that God had given to us. By faith, the church was called. While your house is getting repaired. Ay, oo nga eh. Pero nung narinig ko na, nito yung ako dito
nyo naman nalaman na may mga pupunta dito sa church para tumulong at mag-rebuild? Actually, because of the conversation na punta kayo dito, yung plan yun na tumulong ko sa church. So, isipan na din namin ni Sandra kung how we help. And, kapala pastor, the church is being repaired, we can still use our garage for services. Wow, maraming salamat ah. It will be such a blessing na meron tayong sure place na pwede natin pagmitingan for our church services. Not like in the days of Moses na kailangan pa nilang bitbitin yung tabernacle from one place to another. In our Father's robe here, with the power of His promise in their lahat na nandito. Di ko in-expect na lahat kayo pupunta. Paano nyo nalaman na pupunta tayong lahat dito? Actually, Pastor, my husband told me about that. I started a messenger group inviting all who can come to help. Oh, my dear Father, once again, you have shown your faithfulness and your blessing. And you have reminded me once again of your love for the church and its body. I just pray, Lord, that I will never doubt you ever again, no matter what happens.
oras na. Tagal ng anak ko. Saan kaya yun? Ayun. Ay, oh. Dad! Sorry po. Ay, chinek ko lang po yung basement. Tinignan ko po kung ano may iba po pong basag doon. Pero ngayon po, i-check ko na po yung sa taas para sa mga ilaw po. Okay, sige. Thanks, Alex, ha. Mag-ingat ka. Baka may unstable pa na floor doon sa taas. Sige po, Dad. Sige. Master Hill! Uy, hello po, Mr. Davis. Pasok po kayo. Tara po. Nasa loob na ako. Hindi. Bago po kasing gawa yung building namin, kaya nandito na po yung loob. Pasensya na po kayo na kinailangan nyo pa pong bumalik dito. Pero as you can see po, nagsimula na kaming magligpit at magayos ng mga gamit. Napansin ko nga. Ay, yun nga. Pasensya na po at naabala po ako sa pagbalik nyo po dito sa church. Ganong hindi pa rin po nagbabago yung aking isip at hindi ko pa rin po ipagbebenta itong building na ito. Actually nga po, bago ako pumunta dito, medyo nag-research na ako ng mga for rent na lugar na pwede nyo malipatan. Sorry po na kailangan nyo pong pagdaanan yung mga bagay na yun. Handa na nga din sana akong mag-offer na ako na magbabayad 3 months ng rent nyo. Para lang makonvince ko kayo na ipagbili nyo na tong lupa na ito sa akin. Mr. Davis... Pero, huwag kayong mag-alala. Nagbago na ang isip ko. Talaga po? Opo. Kasi sa totoo lang, kanina pa ako nandito sa labas eh. Nakita ko yung concern at pagmamahal ng church member nyo sa building na ito at sa isa't isa. Ito po yun, Mr. Davis. At ang lahat yan po ay dahil sa pagmamahal nila, una sa lahat ay sa Panginoon. At kaya kahit sila din ay kahit marami silang pinagdadaanan na problema sa kanilang mga buhay, ayaw pa din nila na maputol ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Yun nga po eh. Kaya nga nung nakita ko yun, parang hindi ko matim na kunin ang lugar na ito from your church family. That's good to know po, Mr. Davis. Kumain na po ba kayo? Uy. Check ka na po yung sa taas. Wala naman pong bukas sa ilaw. Anak, sige. Salamat ha. Ay, Alex, ito nga pala si Mr. Davis. Nice to meet you. Uy. Dad? Bakit? Siya po yung nakabangga sa amin ni Mami. Ikaw ba yung nakasakay doon sa Honda Civic 2 months ago doon sa may Antipolo? Opo, may mama din the driver mo. Edwin? Opo, Mr. Davis. Kinuha po ng Panginoon ng aking asawa. Ilang araw din, a few days in the hospital, bago nung siya ay nasa hospital. Hindi ko po alam kung paano ako mahihingi ng tawad sa inyo. Masyado po akong nalito at natakot. Kaya hindi po ako tumigil nung time na yon. Hindi ko malang kinumusta yung driver at pasayero ng sasakyan. Inisip ko na lang, sana walang nasaktan sa aksidente. Hindi ko akalain na may namatay pala dahil doon. Actually nga po, napilayan nga din po ako din eh. And for a month, kailangan ko po mag-wheelchair, pero buti na lang nga po, nakalakad pa po ako. I'm really, really sorry. Alam ko wala akong karapatang humingi ng tawad sa inyo. At hindi ko rin masusuklian eh. May ibabalik ang buhay ng mahal niyo sa buhay. Pero, pwede po ba akong magbigay ng konting halaga
para lang dun sa ginastos niyo sa ospital, para kay Alex at saka kay Mrs. Hill? Alam niyo po, Mr. Davis, hindi niyo na po kailangan magbigay pa ng kahit anong halaga. Sa totoo lang po eh, napatawad na po namin ni Alex dati pa kung sino ang nakabangga sa kanila kahit hindi po namin siya kilala. Talaga po? Paano niyo nagawang patawarin ng isang tao na naging dahilan ng pagkabantay ng mahal niyo sa buhay? Medyo mahirap nga po eh, lalo't na namimiss po namin si Mami. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi hindi naman yung daddy ko po eh. Siya po yung palagi nagpapaalala sa akin kung anong ginawa po ng Panginoong Yesus para po sa atin. At ano ba ang sinabi ng daddy mo sa'yo? Mr. Davis, sabi ko po sa aking anak at pinaalala ko sa kanya na kung ano din yung sinabi ng Panginoong Yesus nung siya ay nakapako po sa krus bago siya mamatay. Sabi po niya, Ama, patawarin mo sila ngunit di nila alam ang kanilang ginagawa. Tama. At ang ipinanghingi niya pa po ng tawad ay yung mga taong nang alipusta sa kanya ng bugbog at nagpako at nagpapako sa kanya. Pero, di ba, narinig ko may nagsabi sa Biblia daw, si Jesus ay Diyos at ang Diyos ay mapagmahal. Kaya siguro niya nagawa niyang magpatawad. Tama po. Ang Panginoong Yesus ay Diyos at ang Diyos ay mapagmahal. Pero, di ba nga po, sabi ko nung huli niyo pong punta dito na ang Diyos din po ay banal at hindi siya pwedeng tumanggap ng kahit anong kasalanan. Kung ganun pala, hindi ako pwedeng mapatawad ng Diyos kasi dahil sa kababayan ko, naging dahilan ako ng pagkamatay ng isang tao. Totoo bang sa impyerno mapupunta ang mga taong hindi pinatawad ng Diyos? Sabi po sa Bible, Mr. Davis, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan pong ito ay walang hanggang pagkakahiwalay natin sa Diyos at pagdurusa sa apoy ng impyerno. Pero, Mr. Davis, sabi din po sa Bible na ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo na ating Panginoon. Kaya nga po, pinadala ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo at siya ang tumanggap ng kaparusahan ng ating kasalanan. Ibig mo bang sabihin, nung mamatay si Jesus sa krus, tinanggap niya ang kaparusahan ng ating mga kasalanan? Pati ang kasalanan ko? Opo, Mr. Davis. At ang Panginoong Jesucristo ay hindi po siya nanatiling patay. Siya ay nabuhay ulit makalipas ang tatlong araw. Ito po ay pruweba na si Jesus ay Diyos. At pruweba din po ito na tinanggap ng Diyos Ama ang sakripisyong ginawa ni Jesus. Kaya sigurado po tayo na sa pamamagitan ni Jesus ay pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. So, hindi na ako pupunta sa impyerno? Yan po ay kung kayo ay buong puso na magtitiwala kay Jesucristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Kasi po, di ba, ang regalo ay kailangan pong tanggapin. Hindi porket may bibigay po sa inyo na regalo ay sa inyo na po yung regalo na yon. Kailangan po, tanggapin niyo po itong regalo na ito. So, paano ko po tatanggapin na regalo? Kailangan niyo pong gawin, Mr. Davis, ay magsisi po kayo sa inyong mga kasalanan at aminin niyo na hindi niyo kayang bayaran ang kaparusahan ng inyong kasalanan. Tapos, magtiwala po kayo na si Jesucristo lamang ang pwedeng magligtas sa inyo sa kaparusahan ng inyong mga kasalanan. Kapag nagtitiwala po kayo dito, manalangin po kayo ng totoo sa inyong puso at sabihin sa Diyos na tinatanggap niyo siya, tinatanggap niyo si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Pastor Hill. Salamat at hindi lang nakuha niyo akong patawarin sa nagawa ko sa pamilya niyo, kundi dahil na din sa pagpapaliwanag sa akin
kung paano ako maliligtas mula sa impyerno. Pwede niyo po ba akong tulungang manalangin? Siyempre naman po, Mr. Davis. At alam niyo po, ito po ay talagang pinakamasayang araw para sa akin at sa aming simbahan. Hindi niyo lang po alam, pero pinanalangin na din namin kayo ng aming simbahan noon pa. Pinanalangin namin yung nakabangga kila Alex na sana ay makakilala din siya sa Panginoon. At ganun din po ay pinanalangin din po namin kayo nung time na nag-offer po kayo na bilhin itong building. Hindi namin alam na isang tao lang po pala yung aming pinapanalangin. Oo nga po eh. Ako din po nagpapasalamat sa Panginoon at ngayon na isinagot niya din ang tanong ko dati. Anong tanong yun, nak? Dati po palagi kong tinatanong, bakit ba si Mami pa ang kinuha ng Diyos at hindi yung driver na kumuha sa Mami ko. Pero ngayon alam ko na kung bakit hindi po kayo kinuha ng Diyos ay dahil para makarinig pa po kayo sa katotohanan at tanggapin si Jesus as your Lord and Savior po. Napakabuti nga pala talaga ng Panginoon.